Hello po mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat at welcome to my voice. Live po tayo mula dito sa San Ildefonso, Bulacan, kung saan ang biglaang dalaw namin sa aking mahal na kapatid na si Ate Josie sa kahilingan na kanyang mahal na ina, yan si Mama Sylvia. At syempre, tayo naman po ay natutuwa dahil nakakapunta po tayo dito sa magandang kabukiran. Yan. Dito po sa Bulacan, alam niyo naman, napakasarap ng simoy ng hangin. At not only that, napakaganda na kapaligiran. Pero sa ngayon po ay umuulan. Ayan, kung naririnig po ninyo yung ulan dito ay galing po sa gilid ng mga yero-yero, no? Ngayon po ay tayo naman po ay nagpapasalamat sa ating piloto dahil naingatid po tayo dito para masaksihan ang kaganapan dito. Pero dahil po sa umuulan, ano pong sasaksihan natin? Eh di wala. Pero mga kaibigan, alam nyo naman, sabi nga po, sa buhay natin kailangan maalaga tayo sa sarili natin, huwag natin pabayaan. Tayo po ay magkaroon ng pusang palo sa anumang nararamdaman natin. Yan. At ito po isang pagpapala na rin magtuturing natin mga kaibigan dahil tayo po naman ay pag may nararamdaman, ayan, ay naghahanap agad ng lunas. Yan po ang dapat natin gawin. Alam niyo po ba, ayon kay Dr. Atoy Arboleda, kapag ikaw ay isang pasyente at may sakit, ang tawag daw sa'yo ay, ayan, perwisyo. Para sa kanya, isang perwisyo magkasakit. Bakit ka nagkasakit? Dahil nga po yan sa sarili mong desisyon. Maling pagkain, maling inumin. Yan. Diyan po nakukuha ang pagkakasakit kung ano ang iyong kinakain at iniinom. Kaya mga kaibigan, sa inyong pamimili na inumin, dapat wais. Yan. Pagkain na hindi nakakasakit, pag inom na hindi nagbibigay ng sakit.